So hello guys, welcome to Dark Angels, welcome back to Dark Angels, hello the angels. Yan. what I'm going to do right now, of course, a general reading. Yan, tignan natin kung kaninong energy yung makuha ko sa mga nagko-comment dito sa inyo. So welcome back. Thank you sa mga nagko-comment, like, and shares. Yan. Sa mga nakapag-subscribes. Subscribe. Thank you so much. And sa mga nandito, bago pa lang. And nagustuhan niyo yung readings ko. And please do subscribe my channel. And hit that notification bell and get notified. Yan. So, let's start without further ado. So, take note, this is a general reading and not a personal reading. So, take what resonates and leave the rest. So, this could be a vice versa. Time is fluid. Baka mabasa ko yung past ninyo, present ninyo, or future ninyo. Okay, so, yeah. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate and the rest, just leave it behind. Let's go. Okay. So, take tayo. Magulo yung isipan ninyo. What happened? Nag-ghost kayo. The clarity. Last time, ito din yung naging final outcome. If nanood nun, I will make the outcome. So, at this present situation, ang gulo ng isipan niyo. You wanted a peace of mind. You wanted to heal. Peace of mind. Na-stress ka eh. Mayroong stress na nangyayari dito sa'yo. Like, hindi ka, ang gulo ng isipan mo. Madaming tanong, madaming chaos, anxiety. So, let's see. So, what is the immediate challenge? Is the Five of Pentacles. So, challenge. So, feeling ko dito is how to leave this behind. Paano mo malimutan na lang to? Itong mga nangyari or the challenge would be parang ganun. How to leave this in a cold? Ito yung nagiging immediate challenge ngayon. In the distant past, parang ano na to eh. Itong person na to, parang feeling ko in the distant past, hindi mo na-appreciated yung nangyayari sa inyong relationship. So, may mga nangyari dito na
para nagkaroon ng out of sparks na sa inyo. So, in the recent past, dahil merong karmic situation, karmic relationship na nangyari, merong siguro nagkaroon ng iba, nagkaroon ng option, nagkaroon ng pagpipilian. So, what is the best outcome here is to talk, to communicate, to have a clarity might be. So, with the immediate future, this person come back. Kaya gumulo yung isipan mo. This person come back and have offered you and will going to offer you and offer you a love. Kaya gumulo yung isipan mo. Okay. And you wanted to gusto mo na lang umalis na parang hindi ka na lang magsabi, gusto mo umalis na lang and hayaan na lang to sa lamig, pero nagiging challenge to sa iyo ngayon. Let's see later why. Okay. So, and the factors that affecting the situation, nagkaroon na kasi ng clarity. Okay, nagkaroon na kasi ng clarity. But the external influences is the communication. Might be this person offers you a communication again. So, what's the hopes and fears here? The hopes and fears is baka magkakaroon kayo ng new beginning dito. This person is offering you a new beginning or a start, the start of again of the relationship. To start again. Parang ganun. So, the final outcome is hindi nagkakaroon ka na naman ng depression, ng stress, anxiety. This is what is happening right now in the present situation and the outcome. Like, hindi ka nakakatulog sa gabi, nag-iisip anong gagawin, nagkakasna-stress ka sa mga nangyayari. So, tignan natin. About your present situation. This might be dealing here with someone from the past. Sabi ko nga, itong person na to, nag-offer siya balik sa'yo ng commitment, love, and relationship. A true love. Na magbalikan kayo talaga dalawa. Na-miss ka nito, bumalik siya. This is someone from the past. And ikaw is like, andun ka na sa point na gusto mo nang ikat to. Kasi parang feeling ko dito, ayaw mo na mangyari kung ano nangyari sa inyo in the past. Kaya nandun ka sa point, strong ka na, guarded ka na, okay ka na kasi ngayon. See, okay ka na and might be you are already also in a relationship, in a commitment, and suddenly this person come back to you. You might be a Libra, Gemini, Aquarius, or a Capricorn. Okay, so your your person might be a Cancer, Scorpio, Pisces. So, kumulo to sa isipan mo ngayon. And andun sa point na gusto mo itong lisanin na lang, ihayaan na lang, hindi na ang pansinin. But, nagiging challenge to sa'yo ngayon. So, that means that there is something. So, tignan natin anong something to. You might be a Cancer as well, Sagittarius, Virgo. At then to sa point na I just wanted to be alone. I wanted to think. I wanted to find the right path. What to do? I wanted to find my soul. I wanted to find myself back.
Dahil committed ka na dito. At this present, committed ka na. And you just wanted to move forward and never look back on this situation na nangyari in the past na bumabalik ngayon. Kaya gusto mo na lang to, iwanan na lang, hayaan na lang. Like, just leave it like that. Huwag na magsabi, huwag na mag-explain, just iwanan na lang. But you are still attracted to this person. Attracted ka pa rin sa kanya. Andun ba din yung attraction mo na siguro nung itong person bumalik to sa'yo, na doon pa rin yung excitement mo na na makipag-usap sa kanya ulit. Excitement mo na parang gusto mong malaman ulit kung ano nangyayari sa kanya. Something like that. Kaya the outcome is here. Gumulo to sa isipan mo. And now, nandun ka sa point na you need to decide what to do in order for you to have this victory in your relationship, in your life. So, in the distant past, meron nangyaring like out of sparks, hindi nagkakaintindihan, nawawala na yung, nandun ba yung emotions, pero parang nawawala na yung hindi na appreciate the relationship, parang ayaw nang tanggapin. Tingnan natin why. So I can see that nandun ka sa point na feeling trapped ka in a situation, confused ka. Andun ka sa point na you are so very focused on this relationship in the past. Andun ka sa point ng ganun. And there is a cheating na nangyari, might be. Kaya naging guarded ka dito. Nandun ka sa point in the recent past na naging tanga ka, naging like feeling ko dito nagkaroon ng confusion sa iyo, nandoon sa point na hindi mo alam anong gagawin mo, hindi mo alam kung ano yung paniniwalaan mo. So andun ka sa point, I just wanted to heal and kaya ayaw ko na, parang hindi ko na appreciate, and you just wanted to move forward because there is a cheating na nangyari and you just wanted to be like to be guarded from this situation, from this person, to sa person na to. But you wanted to have a celebration sa kanya, with him or her. You wanted to have a long term relationship. That means na mahal mo siya, gusto mo magkaroon kayo ng future together. And in the distant past, may mga nangyayaring cheating, and may mga nangyayaring, feeling ko merong mga nangyayaring manipulation dito, kaya nagkakaroon ng confusion sa'yo, na feeling trap ka, and sobra kang nakafocus dito. And andun ka sa point, I just wanted to heal. So in the present past is dahil merong iba. See, I told you, nag-cheat siya, nagkaroon ng karmic relationship. but this person chooses the wrong one. Kaya bumalik siya sa iyo ngayon. This person chooses the snake. Kaya bumalik siya sa iyo. So for the best outcome here is like, ito yung nagiging challenge sa'yo, di ba? Yung hayaan mo na lang. Kasi at this present feeling na nakikita ko dito is committed ka na. Meron kang karelasyon na dito and you are happy with that person. Pero bumalik siya, bumalik yung past. So that means the best way is to talk to this person. With the page of wands, communication. You need to talk to this person kung ano ba talaga yung gusto niya, ano ba yung kailangan niya, bakit siya bumalik, ano yung pakay niya. And talk to this person that I am already committed. Be honest to this person.
para hindi ka mag hindi lalaki yung problema mo. Kasi feeling ko andun pa yung excitement mo nung bumalik tong person na to eh. Pero andun nga sa point na gumulo yung isipan mo dito kasi you are already committed and this person come back. You're already happy and committed dito. So talk to this person. Yun yung best outcome. Kung ano ba talaga yung totoong pakay niya. Don't need to fight just to talk about anything. See, page of wands, page of wands. This person is manifesting you back into his or her life. So, ganun. And the best outcome here is like to talk to this person and communicate. Andun sa point na na feeling ko itong person na to is like, or it's either na when you communicate with this person, nandun siya sa point na nag-offer siya balik sa'yo ng promises, ng stability, ng goals together, and manifesting you back. Gusto niya makipagbalikan kayo. You might be dealing here with a Virgo, or Gemini, or you. So, makipagbalikan kayong dalawa. Ibalik yung dating saya, dating pagmamahalan ninyo. He knows or she knows that you really love him or her. Alam niya. Dati, alam niya to na sobrang mahal mo siya. And, kaya nandun sa kanya yung confident na makipagbalikan sa'yo balik. Kasi, alam niya before na mahal mo siya. You gave this person an unconditional love. Kaya nag-offer siya sa'yo balik ng pagmamahal ngayon. And for you, is like, oh, hindi ka na sure about this communication na ngayon kasi sinaktan mo na ako noon eh. So, nagbago na ako ngayon. Naging empress na ako. Meron na akong iba. But for the immediate future, is like this person is offering you love again. So, factors affecting the situation. Let's see about this, the Sun card. You might be dealing here also with a Leo sign. So, or you might be a Leo sign. See the decision. Ayaw mo na makipag-away dito. Ito yung nakaapekto dahil sa pag-aaway ninyo. About the clarity that this person is nagkaroon ng toxic relationship in the past. So, this person need to transfer, need to change. The factors that affecting the situation of this person is like the lies, the jealousy here, meron ng controlling na nangyari. Meron ng unfaithfulness, something hindi na maganda yung relationship, nag-aaway na kayo dito, and you have decided to walk away from this relationship already dahil nagkaroon ng clarity about another part, another option, and sobra ka talagang nasaktan dito, sobra kang nabigatan sa problema ninyong dalawa in the past, and like, pasan-pasan mo na yung problema ninyo, and this person is just like, wishy-washy, hindi ganun ka pinipay attention yung problem ninyo, hindi ka tinutulungan paano is-resolve yung problem ninyo, kaya nakapag-decide ka na umalis, you drop this problem and walk away because of this karmic relationship, because nagkaroon ng option, and now this person come back to have a communication with you, and nandun ka sa point na ito yung naka-apekto, naaalala mo to lahat eh. Nung bumalik itong person na to, andun yung pagmamahal mo, andun yung emotions mo, andun yung excitement mo, pero naalala mo yung mga ginawa niya sa'yo. Kaya ito yung nakaka-apekto sa situation, sa communication ninyong dalawa ngayon. So, the external influences is the Ace of Swords. This person is offering you a communication right now.
Andun ka sa point na you wanted to be a fool again. Fool card is here. Gusto mong, parang gusto mong magpakataka ulit. Dahil mahal mo pa siya eh. Bumalik yung pagmamahal mo sa kanya, pero as well as naalala mo yung mga ginawa niya. Nung bumalik yung mga alaala sa'yo na gusto mo talaga mag-build a long-term relationship to this person, to have a family, even to build a family, to build an abundance relationship, a nice and successful relationship with this person before, and naalala mo to ngayon, but then you also think about, I have changed. Binalik ko na yung sarili ko, minahal ko na yung sarili ko, and andun ako sa point na okay na ako ngayon without this person. Andun na yung point na happy na ako ngayon. And I am not the person before na nakilala mo ako. Ito yung naging external influences that somehow naisip mo na naman siyang tanggapin and magpakatanga balik. Okay? Andun ka sa point na you wanted to decide, see? You wanted to decide na naman na to have a balanced connection to this person. Magkakaroon na naman kayo ng give and take. To, because nandun yung mga pangarap ninyo in the past na magiging kayo, na maging successful in relationship kayo, to have a victory together, and ano ka sa pen, you wanted to take the leap of faith towards this person na hindi ka bahala na hindi mo alam kung ano yung kahantungan, hindi ka prepared about this, but you are thinking as well as, you have a lot of thinkings here, you might be Libra, Gemini, Aquarius. There's a lot of thinking on your part na, nasaktan mo na kasi ako, nasaktan, sobra na ako nasaktan, niloko mo ako, and kaya andun ka sa point na yung challenge mo, you just wanted to move forward and never look back, iwanan na lang to, hindi na lang siya i-communicate, hayaan na lang siya, like just wash away, parang gan, kasi okay na ako, happy na ako, may serious relationship na ako ngayon, and bumalik ka, then excited ka balik, oh my god. So with the hopes and fears here is the Page of Pentacles. Yung itong person na to might be offering you again. Nandun siya sa point na offering you again a stability, a new beginning. Na ayusin natin to, balik mag back to one tayong dalawa. And ito yung parang hopes mo. Na baka meron pang pag-asa na ayusin at mag-start kayo ulit together. Okay. But the fear here is the disappointments. Na baka ma-disappoint ka again if you were going to receive this person back into your life. So the outcome here is the Nine of Swords. So that could be mean na nandun pa rin, nandun sa'yo yung anxiety. Na-stress ka. Anong gagawin ko? Babalik pa ako sa kanya o hindi? Ganon. Okay. Kaninong story kaya to? Please comment down below. See, you are like, andun ka sa point na you are fighting here with your own emotions. You are fighting, you are manifesting, you are focusing kung ano talaga yung gagawin mo dito about this new communication na inoffer ng person na to. And andun sa ang hirap para sa'yo ngayon kasi you are already happy at this present situation nung wala, hindi pa siya bumalik. You are already happy and you wanted to be happy. You wanted to be this happy. The sun card. You might be Leo here. And nandun ka sa point na gusto mo na ng maayos. Like gusto mo na ng changes.
sa buhay mo, ayaw mo na ng chaos, ayaw mo na ng anxiety, ayaw mo na ng problems, struggles, and naandun ka sa point na you're almost there, nakukuha mo na to, and yung bumalik siya, and suddenly, this, like, parang nag-break down lahat ng mga, gusto mo sa buhay, kasi bumalik na naman yung, ano mo, yung emotions mo to this person. Okay. May mga plano ka na dito sa buhay. And andun ka sa point, na you are waiting, you are like, yeah, kaya hindi ka nakatulog sa gabi dito. You are asking for a sign kung magipag-ayos ka ba sa kanya, ayusin yung mga nawasak sa inyo or not. Kaya nandun ka sa point na with the 7 of Wands here is you are manifesting, you are like focusing too much kung ano yung gagawin mo. Nandun ka sa point na nag-iisip ka masyado dito, you wanted to fight for this or not. Nagkakaroon na kayo ng communication right now and bigat to para sa'yo. Nandun ka sa point na hindi mo alam kung itadrop mo ba to or hindi. Okay. Yan yung nagiging outcome. But I can see here for this na ito yung nagiging outcome dito is like, I can see that you're going to walk away from this. Might be. See. Kasi nasaktan ka na niya eh. Nasaktan ka na niya, naloko ka na niya. And nakikita ko dito, nag-gain mo na yung justice about this situation. Feeling ko dito, you hindi ka nakatulog sa gabi dito, sa kaisip, nag-stress ka dito. Is like andun sa point na din na with this 7 of Wands is andun ka na din sa point na sobra ka ng naka-focus ka and manifesting about what to do. Kasi nandun talaga sa point na you wanted to fight for this. Pero, naisip mo din yung mga nangyari sa mga sakit na ginawa niya sa'yo. Kaya feeling ko, you will go, with this 10 of Wands, you will going to walk away and drop this situation. Pero, I can see na you will going to end up, maybe magkakaroon nito ng closure. Kasi happy ka na ngayon eh. Happy ka na meron ng balance yung life mo and meron ng changes sa'yo. So, siguro nandun sa'yo yung plan na hindi na lang. I will just drop this situation and walk away. Ito yung next na outcome. So, that means yung bottom of the deck. So, you will just give up on this fight. Kasi, meron ka na kasi, committed ka na kasi. It's either committed, it's either married ka na dito, or it's either very serious commitment ka na to, going to married na. Okay, so, there is already someone new, meron ka ng ka-relationship, and andun na kayo sa point na okay na kayo. So, feeling ko you might be married now, or some of you, okay? So, andun sa point na, you will just drop and walk away. Kasi ayaw mo na pabalikan yung mga problema na nadaanan mo sa person na to. Yun. So, that is my reading for you. Whoever na naka-resonate nito. I hope na meron naka-resonate dito. So, yun. Thank you and God bless.